Hello guys, isang mapagpala at maulang hapon po sa ating lahat. Welcome to my mini paradise, my mini garden. This is Sir Mio's garden. And for today's update and for today's vlog guys is gusto kong i-share or ibahagi ang aking pinakamagandang forever rich plant or yung tinatawag na silver quills or in English name ito po yung tinatawag na forever rich plant. Nakakadagdag talaga sila ng kasiyahan, kagalakan sa ating buhay guys. Lalo pat nakikita nyo dito sa aking harapan, marami po siyang mga suloy, mga usbong na kung saan kapag marami po siyang mga supling, nagkaroon siya ng maraming mga dahon at tiyak na kapag napamukadkad at napamulaklak mo ang halaman na to, tiyak ito po ang magdudulot at magiging daan at tulay para po sa isang magandang opportunity, kapalaran, at ito po ang makapagpapabago ng inyong buhay. Nakakatuwa guys kasi ayan na siya, after how many days and months of waiting ay nagkaroon na po ito ng bulaklak. Ito yung kanyang pinaka bulaklak guys. So doon sa kanyang tangkay, kapansin-pansin po na doon sa kanyang mother plant is nagkaroon po siya ng tangkay. Ito po yung tangkay at doon sa pinakadulo, tignan natin, ito po ang itsura ng aking forever rich plant. Sinasabi nila na kapag ang forever rich plant ay patuloy sa pamumukadkad at napamulaklak mo, ito po ang magsisilbing way para po makuha natin ang ating mga good intention na hindi natin maiwasan, lalo pat ang mga kasaganahan ng buhay, kaswertihan ay patuloy na dumadating sa ating buhay. Hindi rin po ako nagpawala ng ganitong halaman kasi po, based on my experience, ang halaman na to ang nakapagbigay sa akin ng isang opportunity na masasabi kong ipagpapasalamat ko habang buhay dahil na rin po sa na-monetize ang aking channel na si Sir Mio Vlogs. Nakakatuwa guys, ito yung pinakataluktok ng aking forever rich plant. Napaka healthy lush ng naging halaman ko. Isa sa mga sikreto ko para po mas mapamukadkad, mapamulaklak at lumalabas po ang patuloy na pagsisibulan ng kanyang mga supling, anak, babies. At kapansin-pansin po ang patuloy na malago at lush at healthy looking ng kanyang foliage at dahon at bulaklak is number one sekreto ni Sir Mio Vlogs is gagamit po tayo ng powderized eggshells. Paulit-ulit po akong nagbabahagi ng ganitong kaalaman para po maging aware po ang mga halaman, lalo pat ang mga halaman na ito ang magdadala sa atin ng siksikliglig na gumapaw na kaswertihan, kagalakan at maraming blessings sa ating buhay. Then kapag na-powderize po natin ang ating eggshells is ilalagay po natin ito doon sa tuktok na bahagi ng kanyang lupa dahil po ang powderized eggshells po ay very rich in calcium na nakakatulong para po mas mabilis na hindi mabulok ang mga ugat ng ating forever rich plant or yung Ledeburia socialis. Then also based on my experience, nagiging organic fertilizer po ang ating powderized eggshells. Ang powderized eggshells din po kapag magluluto po tayo ng mga putahe na may itlog is wag na wag po nating itatapon ang pinagbalatan or yung tinatawag na eggshells. Ang gagawin po natin is set aside po at kapag mag-garden po tayo, gardening is ipapowderize po natin yon at wag na wag niyo pong kakalimutan na ilagay ang powderized eggshells doon sa lupa. At ang isa rin po sa mga dahilan kung bakit po mas napamulaklak ko ang halaman na to is kapag umuulan, nung nakarang araw po guys is umulan, malakas po ang pag-ulan, is nag-ipon na po ako ng tubig ulan, yun po ang ginagamit kong pandilig sa aking forever rich plant. Ayaw na ayaw po ng forever rich plant ang matubig na lupa dahil yun po ang nagiging sanhi, dahilan para po mabilis na mabulok ang ating ugat para sa ating forever rich plant. Kapag nabulok po ang lupa or kapag nabulok po ang kanyang ugat is eventually mamamatay na po sila at ayaw na ayaw po nating mangyari yun sa ating forever rich plant. Kapag po namatay ang halaman na to, yun po ang sumisimbolo ng hindi magandang kapalaran,
para po mas magampanan niya ang kanyang tungkulin bilang money magnet plant is of course, wag na wag po natin siyang ilalagay sa direktang sikat ng araw dahil po mabilis po na nasusunog ang foliage, ang dahon ng ating forever rich plant dahil sila po ay nakabelong or classified in a group of succulent plants. Then kapag napabayaan po natin ang ating halaman at nakalimutan po natin siyang ilagay sa mahalumigmig dahil gustong gusto po ng forever rich plant ang filtered indirect sunlight at yung portion na malamig po. Dahil kapag iniwanan nyo po siya doon sa isang portion na may full sun, magkakaroon po ito ng tatlong outcomes or outputs. First po is magkakaroon po siya ng pangulubot ng balat, yun po ang tinatawag na scorching of the leaves. Kapag nangulubot po ang ating halaman na ito, yun po ang nagre-representa ng hindi magandang fortune. Second guys is nagkakaroon po siya ng splotches or patches of white or dots doon sa kanyang foliage, more specifically doon sa gitnang dahon, yun po ang tinatawag nating sunburns. At pangatlo, kapag napabayaan po natin is magkakaroon po ito ng dark or brown edges and we don't want that to happen with our plants. Ano nga ba ang mga magandang naidudulot ng pagkakaroon ng forever rich plants sa ating buhay? Number one guys, let's go with the flower. Ang flower or bulaklak ng silver quill po ay sumisimbolo ng success dahil sa ating effort na alagaan ating halaman, yun po ang isa sa mga bagay na hinahantay po para sa ating forever rich plant dahil kapag napamulaklak at napamukadkad mo ito, this plant only blooms once a year and kapag nangyari yun, yun po ang magsisilbing daan para po mapagtagumpayan natin ang ating mga good intentions. Kung may mga pangarap po sa ating buhay is matutupad po ang lahat ng iyon. Then, take note guys din po dun sa kanyang malalapad na dahon. Ang malalapad na dahon po ang sumisimbolo ng karangyaan, lalo pat ang mga bilog-bilog na patches doon sa kanyang dahon, yun po ang sumisimbolo ng pera. Yung mga bilog na portion para sa ating forever rich plant, yun po ang nagre-representa ng karangyaan, kasaganahan at kaswertihan ng buhay. Huwag na huwag po kayo magpapawala ng ganitong halaman dahil po ang halaman na to ang nagtatanggal ng mga hindi kanais-nais na enerhiya na pwedeng pumasok doon sa ating bahay at ayaw na ayaw po nating mangyari na magkaroon ng kaguluhan, ng pagtatalo, argumento at mga hindi kanais-nais na mga di pagkakasundo sa ating pamilya. And also yung mga batik-batik sa kanyang mga dahon, yun po ang sumisimbolo ng karangyaan ng buhay. Dahil po sa patuloy na paglaki at paglago ng ating Ledebura socialis, yun po ang nagsisilbing daan para po makamit natin at maging matagumpay po kung ano man ang ating mga binabalak sa ating buhay po. Then, kapag may mga lumabas po na panibagong supling, babies, anak, panibagong dahon, ugat, bulaklak, yun din po ang sumisimbolo ng isang magandang kapalaran na siyang makapagpapabago ng ating buhay. Bagamat napaka-simple lamang po ng halaman na to, marami pong luck and feng shui benefits kapag inalagaan yung mabuti ang ating forever rich plant. And kapansin-pansin po ang kanyang bulaklak guys. Ang bulaklak neto is color white. Ang hue or color na white is nagre-representa ng kalinisan, ng kapayakan, kasimplihan, purong pagmamahal sa ating pamilya ang sinisimbolo ng kaputian ng kanyang dahon. And yun naman pong tangkay na mahaba mula doon sa pinaka-mother plant papunta doon sa kanyang bulaklak. Ito pong linya na ito, ito po ay patuloy na swerteng darating sa ating buhay.
Disclaimer lamang guys, lahat po ng ibinabahagi ni Sir Mio Vlogs ay base lamang po sa kung ano ang kanyang mga nakaranasan sa buhay po. Hindi po ako eksperto sa mga halaman pero mas masarap pong ibahagi ang inyong kaalaman at yung mga naging karanasan nyo dahil proven and tested na ito po ang nakapagbigay sa akin ng siksikliglig na gumapaw na kaswertihan ng buhay na hindi ako maniwala, na hindi ka panipaniwala. Para po mas magampanan pa niya ang kanyang tungkulin bilang money magnet is of course, wag na wag po natin siyang hayaang magkaroon ng tigang na lupa. And lastly guys, is wag na wag niyo pong kakalimutan ang sipag at syaga. Huwag po nating iasa ang ating kapalaran, ang ating buhay sa mga halaman. At ang pinakahuli guys is huwag na huwag po nating iasa ang ating kapalaran sa mga halaman dahil sila lamang po ang nagtatanggal ng mga bad energies sa ating buhay. At para po mas makuha natin ang ating mga ninanais sa buhay is sasamahan po natin ang sipag at syaga. Sinasabi nila na nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa, which is one of the most powerful sayings na very applicable sa ating buhay sa kasalukuyan. Maraming salamat guys. Ingat po tayong lahat. Isang mapagpala at maulang hapon po. And that in all things, God may be glorified. Enjoy the rest of your day.